tuwing nagpe-pray kami as a family, we pray the rosary, and then after praying the rosary, we take turns. Nanay ko, tatay ko, magdadasal ang prayer intentions niya. Tapos kaming limang magkakapatid. So sa prayer namin as a family, nalalaman namin yung concerns ng nanay at tatay namin. Nalalaman namin yung estado ng kapirahan namin. Alam namin kung nakasingil ang tatay ko, kung nagpe-pray siya na magkaroon ng bagong project, ng kliyente. But I remember this one time, when I was in fourth year high school sa Ateneo, pag-graduate na po ako Ateneo High School, medyo mahal po ang tuition. I remember this, 1 month to go before the graduation, sumulat na yung Ateneo sa akin, sa nanay at tatay ko, at sinasabi doon kailangan na magbayad ng tuition. Kasi 1 month before, wala pang nababayaran na nanay at tatay ko ni isang kusing sa tuition ko. Bait ng Ateneo, no? Pinag-aral ako, sa dulo na naniningil. Wala! Pero pinayagan ako mag-aral. May isang kusing, wala. And so sabi ko sa mami at daddy ko, lalo na sa daddy ko, daddy, sabi ng school, kailangan na magbayad ng tuition fee. Tapos, ang mahal ng tuition. Tapos sabi lang ng tatay ko, huwag ka mag-alala anak, basta mag-aral ka lang ng mabuti. Ako ang bahala. The Lord will provide. And at the back of my mind, huluga, kahapon lang, nagdadasal tayo. Sabi mo, wala tayong pera. Nanghingi ka ng project kay Lord. Nanghingi ka ng masisingil. Ganyan. So, at the back of my mind, paano kaya babayaran nyo ng tatay ko? Pero alam nyo, the moment na sinabi ng tatay ko, hearing those words, akong bahala, the Lord will provide, it gave peace in my heart. Nawala yung pag-aalala ko. Why? Because my daddy said, siya ang bahala. True enough. Si Lord, ginawa ng paraan. Yung tatay ko, ginawa niya ng paraan. Hindi ko alam, nangutang ata siya o nakasingil siya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung pera. Pero after a week, bago ko gumraduate, nabayaran niya yung tuition fee ko in full. I thought to myself, totoo nga, no? My Father knows what I need. Pero more importantly, our Father, God the Father, knew what we need. And therefore, He provided. Brothers and sisters, are you worried about something in your life? Are you worried for a provision in your life? I don't know what you are praying for today, but let it be known to you, stop worrying because your Father knows.